nakatutok ka nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Hi pa rin sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nasa pampublikong sasakyan. Sa mga nasa G-Liner, RRCG, ang lakas ang radyo nila. Hello po sa inyong lahat! Yeah, and of course, gusto ko lang pasalamatan, Mare, ang Lola Nenas, sa pagpapadala nila ng foodang sa akin. Sarap naman yan. Si ate, si Mare Alicia Balatbat. Maraming salamat po. Hello, Tita Alice. Ayan. Yes. So, ano ng chika mo? Eto na nga, Mare, may chika ako sa'yo na talaga namang nakakawindang. Kasi, bakit? Kasi Mare, mapapaisip ka kung paano nila itatawid yung pelikula. Oh. Una sa lahat, Mare, gusto ko lang i-confirm. Ayan, i-confirm sa lahat ng mga mga nagtatanong kung ano-ano yung mga inilabas na pelikula ng 2023 Summer Metro Manila Film Festival. Ito yung mga official entries. Ayan. Ay, antaray, Mare. So, hindi lang basta December na ito. May summer na. May summer na. So, mainit ang labanan ng pelikula. Ayan, Mare. Pagbibidahan naman itong si Coco Martin, itong apag. Ayan. About Us, but not about us. Nitong si, ano ba to? Romnick Sarmienta. Tignan mo naman si Papa Romnick. Merong pelikula. Go, Romnick. At pasok talaga sa festival. Eto, Mare. Itong Unravel. Alam mo ba kung sino ang dito, ang bida dito? Yan ba yung kaila Kylie? Yes. At kay Gerald Anderson. Ang ingay niyang pelikulang yan, Mare. At saka alam mong matagal nilang pinaghandaan to. Eto, Mare, eto pa. Yung libro na mapapanood ko. Ayan. Ni Bella Padilla. Alam mo kung sino dito si Bella Padilla? Ang sino? Siya ang direktor. Ay, Anton! Oh, Day! Oh, Kabugan! At siya din. Coco Martin na rin ang peg niyo. At siya din yung artista. Ay, in fairness. Kahit maputi na ang buhok ko ni R.K. Bagatsing at ni Meg Imperial, Here Comes the Groom, nitong si Enchong D, at Love You Long Time, nitong si Carlo Aquino. Tsaka? Itong last, Mare, kasi walo ito. Itong Single Bells nitong si Alex Gonzaga, pero pinagbibidahan ito ni Angeline Quinto at ni Aljur Abrenica. Ito na, Mare, ang chika ko for today's video. Sandali, Mare, sino ka partner ni Carlo Aquino? Wala. Carlo Aquino, yan ang aabangan natin. Okay. Aljur Abrenica, Alex Gonzaga at saka si Angeline Quinto ang bida dito. Pero eto na ang chika for today's video, Mare. Pagkatapos i-announce ikumpirma ng MMDA at ng Summer Metro Manila Film Festival ang mga Summer entry. Festival. Di ba? Gusto mo yun? Parang ang lakas baka Japan. Lakas baka halo-halo. Ang lakas baka Cannes, mga ganon. Tapos eto na nga, Mare. Pagkatapos i-announce yung mga official entry nitong festival na to ay lumabas naman ang mga ang mga kontrobersiya sa likod ng pelikula ni Angeline Quinto. Bakit? Dahil lang nakakaloka dito. Saglit lang po, naka-airy po kami. Okay? Akyat na lang po kayo sa third floor dahil kayo po ay naririnig ngayon sa buong Metro and Mega Manila. Gusto mo yun? Magpanda yan, ano? Eto na nga, Mare, ang nakakaloka. Kasi pinost itong si Angeline Quinto sa Instagram account niya. Yung yung kanyang billboard, yung billboard ng kanyang pelikula. Eto na, yung comment section. Marami lang congratulate. Pero Mare, kinakancel ngayon ng ibang netizen ang pelikula nila. Dahil nga daw, nagsama daw ng kamalasan itong si Angeline Quinto sa kanyang pelikula. So Alex Gonzaga issue na naman ba to? Hindi lang si Alex. Pati si Aljur. Naman luloko di umano. Sabi ng mga netizen. Sabi ganyan ng mga netizen, Mare. Congratulations. Pero next time na lang kami manonood kapag wala ka nung dinalang kamalasan sa pelikula mo. Grabe naman. Kasi Mare, maraming tagahanga itong si Angeline Quinto dahil nga nabibit-bit niya yung mga galing sa kanyang YouTube channel. Correct. So pinutakti naman ng mga congratulatory message yung kanyang comment section sa Instagram. Pero Mare, makikita doon na napakarami ding nangungundi na doon sa pagsama ng dalawang artista na hindi nagustuhan ng mga netizen. Lalo na si Alex Gonzaga.
saga. Oo, hanggang ngayon yung galit kay Alex, hindi yes, pa rin Mari. Tapos. So. At naniniwala pa rin tayo, Mari, na talagang pinapakita ng mga netizen ang cancel culture. Correct. Diba? Ngayon, Mari, ang nakakaloka nito, kailan kaya makakabawi itong dalawang artista na ito sa kontrobersiyang kanilang kinasangkutan? Well, diba? Sana biglan na lang natin ang chance. Total, okay. Ano naman to? Eh, project naman din. Ang main dyan, si Angeline, tama? Mm-mm. Oo, si Angeline. Siya main star. Actually, tatlo sila. Ah, tatlo? Oo. Supportahan na lang sana natin. Huwag na natin i-cancel. Pero nakakaloka pa dito, Mari. Hindi lang to. Hindi lang tong cancellation. Oo. Kung mapapansin din natin, Mari, ay magkalaban ang mag-asawa. Oo. Ang dating mag-asawa dahil, diba? Correct. May pelikula din itong nakasama si Kylie. Sa... Pero yung rebel na yan, Mari, yung sinasabing rebel, diba? Kaya ang tunog niyan, na parang bang nakaka-curious ko anong meron dyan sa pelikulang yan. Nasinot siya sa Switzerland. Oo, sa Switzerland. Oh, diba? Yan yung tipong lock-in shooting sila doon. True. Na-issue pa nga sila dati. Oo, diba? Pero tingnan mo, namatay din yung issue, diba? Kumbaga parang, yung, kung ano man yung pinagdaanan, tsaka tigilan naman na natin si Aljur. Gusto, syempre, kailangan magtrabaho ng tao. May mga anak na binubuhay. Pero yun na nga, Mari, hindi naman natin mapigil ang ibang netizen. Diba? Kasi, kay naman nila yung kung papanoorin nila o hindi. Hindi, nakakaloka lang, Mari, diba? O, hindi ako nang preach, ha? O, hindi naman kayo yung involved dun sa lokohan. Tsaka hindi naman napatunayan. Diba? Kaya wag na natin ungkat-ungkatin yan. Pero abangan na lang natin, Mari, kung magtatagumpay itong movie na to. Correct. Kung matatakpan ng attitude nila or ng talento nila ang attitude na pinakita nila dati. Pero alam mo, sa kabilang banda, Mari, good publicity ito eh. Oo, kasi naging maingay. Kasi naging umiingay. Diba? Mali mo, mag number one pa bigla yung pelikula ni Angeline. Pero diba? Tandaan mo, Mari, nung last na Metro Manila Film Festival, yung naging maingay, nga. Naalala mo? Ay, oo. Diba walang masyadong nahakot itong... Correct. Ano, the teacher ba yun? Oo. Diba walang masyado? Pero alam mo yan, na napakaingin nito, correct, Mari. Correct, diba? Naku, hindi pa rin tayo papakasiguro. Tingin correct. Mo, Mari, kikita. Well, malalaman natin itong summer na ito. Oo. Pero excited ako sa dami ng pelikula ngayon. Mm-mm. At nasyak ako, may summer diba? Festival. Ang Metro Manila Film Festival, diba? Talagang umaariba ang pinilakang tabi ngayong 2023. Correct. At sa nakakaloka doon, yung kay Bella Padilla. Oo, yung diba? Yung siya na director, siya pa yung artista. Correct. Ano may na? Kasama siya dito, May kasama siya dito, niya? Yung Koreano. Yun yata niya. May kasama siya. Yay! Okay. May kasama siya. Ang pangalan ng ang kanyang katambal dito ay si Yumin Gong. Yumin Gong. Baka nagpaplano na rin si Bella na tumawid sa dun sa dimension ng mga K-pop. Oo. Pero Mari, itong nakakaloka, Mari. Ano? Talagang inaabangan din ng mga netizen ang itong alien. Pelikula ni Coco Martin na Apag. Dahil, eto Mari ha. Tungkol ba saan? Eto ay tungkol sa Pampanga. Ayan, kinuha na ito sa Pampanga. Oo. Ayan, kasama niya dito sina Lito Lapid, Jacqueline Jose at Gladys Reyes. At hindi mo kakayanin. Sino? Ang kanyang direktor dito ay ang kanyang direktor dati na nagpasikat sa kanya, si Brillante Mendoza. Ay! Diba? So, mala indie film kaya ang datingan na to? Award-winning director yan ng indie film. Alam natin, Mari, na ito ang nagdala sa sa Pilipinas, sa Cannes. Itong diba? Ilang Cannes award ang inuwi ni Brillante Mendoza. And for sure, de calibre yan. Oo. Tsaka, Mari, may nasabi nga ang MMDA na bago pala tanggapin itong mga pelikula na to, itong walong pelikula, ay dumaan pala sa screening itong mga to. So, ibig sabihin, Mari, may mga pelikulang nalaglag sa listahan. Ay, mga naligwak. Kung sino yung mga yan, Mari. Ano? Bahala sila. Ayaw naman natin sabihin, Mari. Ligwak, G. Naligwak. So, in short, thank you, girl. Oo. Pero syempre, ilalabas pa rin sa mga piling-piling sinihan. Kumbaga sa Odeon. Sa Alta. Sa anong pa? Saan pa ba? Sa Delson. Sa Hollywood. Diyan sa yung mall sa Recto. Kung saan may mga lalaking palakad-lakad. Ay, diba? Yung mga tipong nanonood ka ng scene, palakad-lakad sila sa loob. At kamot ka ng kamot sa puwet mo dahil may surot. Sino ka? Naku-curious ako dun sa mga na thank you, girl. Ay, naku. Mari, mas maku-curious.
Mas naku-curious ako kung sino ang magbe-best actor and actress dahil ang bibigat ng artista correct ngayong taon na to. Correct na maglalaban-laban. Mm. Pero mas maganda naman siguro, di ba? Huwag tayo magtuon sa mga artista na kung sino man yung nagsa-starring. Mm-mm. Siguro maganda dyan, Mare, ano, panoorin at intindihin natin yung pelikula kung may mapupulo yung tayo. Oo. Kasi hindi naman yung artista lang ang tititigan mo, yung kwento ang aabangan mo. Oo. Eh. Well, malalaman natin. Ang taray ng pelikulang Pilipino, Mare, no? Imagine itong March 1, lalabas na din yung ano, Martyr or Murderer. Hoy, Mare, diba? Manood tayo niyan dalawa. Diba? Ano, nakakaloka. Papanood, i-review natin yan, Mare. Kung talaga bang nag-martyr or nag-murder. Pero yun nga, as in, antabayanan natin yan na itong mga kalahok sa Metro Manila Summer Film Fest. Oo, Metro Manila Film Festival. Ay, diba? Ayan, nakaka-excite. Anyways, andyan muna tatapos ang ating chikan for today's video. Bukas po magkarinig at magpanood na naman tayo para sa isang balitaktakan na daladala ng dalawang bakla. Yes! Ako po si Kapitana Sisa. At ako po ang manonood ng Murtier or Murderer. Okay, kasama mo ko dyan. Ba't rar iniiwan mo ko? Ay tayo. Sige, manonood tayo. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tinituloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo!